Magandang araw po sa ating lahat. Ang putahin natin ngayong araw na ito ay pork burger patty. Vegan longganisa flavor. So simple lang ang gagawin natin sa ating putahe na ito. Sa ating giniling na karne ay maglalagay tayo dito ng maraming dinikdik na bawang. Ito yung magbibigay ng masarap na lasa ng ating burger patty. Pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng ating mga pampalasa. Naglagay ako dito ng asin at saka ng toyo. Huwag din kakalimutan na maglalagay tayo dito ng maraming paminta. Dahil ang vegan longganisa ay kilala sa maraming bawang at mapaminta na longganisa. So ganun lang kasimple, hahaluin lang natin ito at saka na tayo gagawa ng ating patty. So ito na nga guys, ready na ang ating burger patty. Maglalagay lang tayo sa ating patty molder at saka natin ito huhulmahin. Depende ito kung gaano kakapal yung patty na gagawin ninyo. Ang kagandahan lang dito sa paggawa ng burger patty ay pwede natin itong i-stack sa ating freezer para kapag tayo ay gagawa ulit or kakain ng burger o di kaya pang almusal ng ating mga anak ay ready to fry na. So, ano pang hinihintay natin, lalong-lalo na sa mga magulang na kagaya ko, ay pwedeng-pwede nating itong gawin pambaon din ng ating mga anak sa eskwelahan. At pwede rin pang negosyo ito sa mga nagbabalak na magnegosyo. Kakaiba ito, burger patty na vegan longganisa flavor. Pagpiprito naman ng ating burger patty ay konting mantika lamang ang ilalagay natin sa ating frying pan. If possible, non-sticky po ang gagamitin natin. Dahil ang ating burger patty ay magmamantika pa ito. Dahil kung napapansin natin, sa vegan longganisa ay mas medyo mataba-taba yung gagamitin natin dito na karne. So ang ginamit ko dito ay 3/4 na laman at 1/4 na taba. So eto na guys. Sa isang sandali lang ay ready to serve na ang ating burger patty.